Pagkatulong ng PNP at NBI sa imbestigasyon sa kaso ng pagpatay sa advertising executive na si Cristel Devantes. Kalunos-lunos ang lagay ng biktima na matagpuan ng kanyang labi sa Silang Cavite. Saksi si Julius Segovia. Sa gitna ng tuloy-tuloy na buhos ng pakikiramay sa pamilya ng advertising executive na si Cristel Devantes, nanatili ang tanong ng marami. Sino ang grupong nasa likod ng pagpaslang at bakit nila ito nagawa? Ang tsuhi ni Cristel na siyang humarap sa amin, sinabing blanco pa rin sila sa dahilan ng pagpatay sa pamangkin na panganay sa tatlong magkakapatid at ikakasal na sana sa susunod na taon. Itatabaho lang naman siya eh. Wala namang ka-idea kung may problemang seryoso o ano. Mahilig lang talaga sa gimmick minsan yung pag-Friday. Hindi pala away yan, hindi marunong makipag-away. Maging ang pulisya na tinutulungan na raw ng NBI sa investigasyon, wala pang natutukoy na motibo sa krimen. Lumalabas sa tinangay rin ng mga suspect ang kotse ni Cristel na hindi pa nakikita. Kaawa-awa ang itsura ni Cristel nang matagpuan itong Sabado sa isang tulay sa Silang Cavite. May busalang bibig, nakatali ang kamay at may saksak sa kanang bahagi ng leeg. Andusan siya dyan, wala ng buhay. Nakatali ng panyo. Basta nakapulupot lang yung seatbelt doon sa likod kasi yun ang nakita namin, may seatbelt doon sa likod tapos may busal sa bibig. Nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Fort Bonifacio si Cristel na maayos paraw ang lagay ng huling makita ng mga kaibigan itong Biyernes. Nagiinuman sila doon sa Global. From 9:10 hanggang 1:30. Then immediately after, nung pagkatapos ng inuman nila, umalis na sila. Sa Facebook, may binuunang page para humingi ng hustisya para sa 25 anyos na biktima. May mga gumamit din ng hashtag JusticeForK sa Twitter para ilabas ang kanilang saloobin. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.